Ang maninila, mo ng color green, ang iya color, tapos malaba na sa kagdalita na saya. Agin ako kapatay sa maninina, isa ka bisis lang yun. Ang itsura ya, malaba na kag itim, kag sa may ulo na do brown bla. Pretty dalit na na. Do kubraman. Kag kung limbawa ang makanta na ka, hindi ka magpa-doktor, mapatay ka kay manimo do gabuton busong mo. Ang manag nga manina iton sa laba tapos kapangaon sa piso manok. Kay kilala ko nga manina tungod nga laba kag medyo itom ang kolor sa halin sa ulo padto sa ikog. Tapos daw ang busong niya daw medyo puti-puti. Delikado gid sa ibang mga sapat. Kaya tama kadalitan kung ikagat na ikaw. Because of the confusion sa local term nga maninina nga ni, nag-invite kami sa duwa ka snake expert sa Manila, si Sir Brian Santos and si Sir Matt Yuyek, na buligan kami para makita kag mabalaan kung ano ning klase nga manog ining maninina. I was invited by the Exotic Pet Group of Panay noong September 17. Para pag-aralan namin kung ano ang maninina, yung sinasabing maninina na ahas. Ang maninina is very popular sa mga Ilonggos dahil according to them, ito daw ay highly venomous snake. At kaya kami pumunta doon, kami nag-conduct ng expedition para hanapin yung ahas na yon. At para ma-determine or i-confirm kung yan ahas na yan ay isang klaseng rat snake or king cobra, or pwede din water snake. Hindi pa namin sure ngayon kung anong klaseng ahas talaga yan. So, umakit kami ng Mount Labawan, which is in Maasin. Unfortunately, wala kami na kitang ahas doon during that time of the climb. Kasi medyo umulan at basa ang paligid. So, pag ganyan basa ang paligid, wala talagang ahas lumalabas. So, nagligag ng mga inadlaw, nagkanto kami sa Dingle, Iloilo, para mag-interview about sa manog nga giyatawag nga maninina. Bali, nagkanto kami dito sa Ilanga National Park, nagsaka kami dito, nakakita kami sa isang coral snake sa Alagyan. Bali, ginadakop nila sa bungang makita ang coral snake sa may nag-track kita. Ang na-encounter to ganyan namon is a coral snake. Bali, ang iya color, black siya nga may band siya sang white. Tapos ang iya nga ikog, may pula. Sa amon din nga pag-resort siya na, ang snakes nga lang is binumus na. Iti ginangagaw namon, kinangadak po, pero hindi ginba sa parkay tama na nagkapag-sec. Kag wala kami sang equipment, wala kami gloves. Ngayon, sakto. Iti delikado kay why kita antay binom sina. Ang iya sina nga diet siguro dere skinks kag mga local ding mga lizards, geckos kag gagmay nga iya nga kaya itunlon. Tapos ang nagpasaka na kami dito sa may lapit na kami sa cave nga tawag nga Gisu Cave. Nakakita kami sang vine snake. Sabi namon ang isa namon kapod galaw-glahog na nakita. Chamba lang ito kanina mo, kaya may aral lang sa cricket nga naglumpat sa tanom, tapos
paglantaw namon hambal sang isa namon ko pod nga mayara sang manong no. Una hindi pa kanin kami magpati. Galing kinakita namon nga mayara gid man gindakop namon para i-document. Nakita namon nga kun ready na sa mag-strike, nag-aesa kag ang iya color sa kilid sa ang scale sa kilid nagapula. Diri kita kasubong sa Gizo Cave. Bali diri naton makita ang maninina, ang common name niya. Bali maninina mag-attack na sa bali pareho na sa sang kobra. Mga binumos man na sila ng species. Sang nagtapos na kami sa cave, nag-interview kay Manong Julius, sang papuli na kami, nakita ni sang isa namon kaupod ang viper ara sa kilid ng gitsang trail. Nakita ko ara lang siya sa tanom, nagapabasking, gapainit-init siya. Regali ang nakita namon subong, ang Asian pit viper. Siguro male ni sa kayang iya coloration taman ka bright. First time namon makita sa Panay Islands ang isa ka Asian pit viper. Pagkatapos namon galing record, gin-release man namon tanan-tanan back to the wild, hindi magpasugot ang ranger nga ikuwao namon. Pero at least may nakuha kami nga data kag at least makabulig kami identify sa ano sa mga species dito ngara. Sa dugay namon tong libot-libot dito sa National Park sa Dingle, ulay kami kakita sa maninina. Tanay sa amon nga mga sunod nga kantuan nga lugar makakita kami sang nya tawag nila nga maninina. Noon nagpunta sa Dingle yung grupo ng exotic pet group of Panay, they were able to see some snakes, yung mga sightings doon na number one, yung coral snake, which is highly venomous. In fact, family siya ng cobra at ng black mamba. Akala nila ang coral snake ay galing sa dagat kasi coral, pero hindi. Kaya sila tinawag na coral snake dahil yung sa kulay ng buntot nila na pula. Yung tiyan nila is red and black, alternating, ano, is an elapid. It's highly venomous, neurotoxin, ang venom niya. And bihira din may nakakagat nito dahil sa they live in the forest, bihira sila ma-encounter, and they are burrowers, doon sila sa ilalim ng ground. Actually, yung coral snake na nakikita nyo dito is one of the three species of coral snakes in the Philippines. This species is the Calliopis caligaster demianulis, endemic to Panay Island. The vine snake is also called the long-nosed tree snake dahil yung snout niya medyo mahaba. Kulay green siya. At saka ang uniqueness ng snake na to dahil yung mata niya is horizontal. Yung pupil, hindi kagaya ng mga ahas na vertical ang pupil, yung vine snake, the pupil is horizontal. And the vine snake is mildly venomous, pero hindi nakakamatay sa tao. At saka, it's a rear fang snake. Ibig sabihin ng rear fang, yung fang niya nasa likuran ng kanyang bibig. Almost nasa ilalim na ng kanyang mata. Nakakita sila ng pit viper. This is a highly venomous snake na meron siyang hemotoxin venom na kapag nakagat ka o ang isang tao, maaaring mabulok yung laman at ikaputol ng mga daliri at ikasira ng tissue. Ito, no? This is a perfect example of a pit viper. So, family siya ng Crotalid at close relative siya ng mga rattlesnake sa United States of America. Ito yung pit glands niya. So, from here, no? Ito yung nagdi-determine ng size ng prey at kung anong klaseng prey ito. Kung daga ba to, butiki ba to, palaka ba to, o kapwa niya viper. Or kung ano man yung mga threat na yun. Ito naman ang kanyang pangil na parang bisagra. Ayan. Makagat siya. At kita ko sa inyo kung paano ko extract yung venom. Yung nakikita ninyo na lumalabas na yan. Yan ang venom. Yung parang mamasa-masa dun sa probe kit. Kanyang kahaba yan. At yan ang ini-inject niya sa mga prey niya na sisirain yung buong katawan at tissue na maaari kamatay ng mga prey niya. So highly venomous itong snake na to.
But I really don't recommend people holding this. So, itong mga snakes na ito na meron sighting sa Dingle, these are both mildly and highly venomous snakes. Kami sa Dingle ngayon para maghanap at mag-check ng maninina. And aside from that, we will also record other species kung ano man yung mga makita namin na reptiles. Along the way, may na-encounter kami ng mga iba ng mga reptiles kag amphibians. May first ginamon yung encounter ang worm snake. So nakadali tayo ng isa, oh. May record na tayo. Calamaria bitorcoi siya ata ito. It's a worm snake. Yan. Yung worm snake na yan, eh, walang kamandag yon. Dahil sa sobrang liit ng bunganga niyan, hindi siya makakakagat ng tao o prey na malaki, yung mga lalaking pagkain. Ang kinakain niya is worm, kaya siya tinawag na worm snake. It's a bug. Nami siya experience, damo ko species nga nakita, and ganami siyang feeling nga ma-identify mo balabisan not so much scientific name pero makilalaan mo. Kakita kami ng maraming giant millipedes. Parang ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko yon. At may nakita kaming isang malaking bayawak na nasa puno. Nakita kaming monitor lizard, possible Varanus nuchalis. So. Same lang yun. Dito. Eh dito, hindi pwede. Kung kasya. Ha? Kung kasya, hindi pwede. Ito, hindi ako kasya dyan. Dito. Dito. Dito sa Guizo Cave, nakakita kami ng mga orange tarantulas, tailless whip scorpion, centipedes, maraming klaseng crickets, different types of insects. Meron din kami nakitang shed skin ng ahas, but we're not sure kung anong species yon. Ito isang klaseng toad, ano? Bufo marinus, na tinatawag na cane toad or palakang araneta. No? Yan. Bihira na yung ganitong kalalaking toad ngayon. Sa Manila, bihira na rin. Sa, kahit sa Rizal, dito tayo nakakita ng napakalaki. Oh. Ito isang female. Howdy, partner. Okay, i-release natin. Pahala na siya. Hey!
Meron ang pangyayari. Giant. Tribulan. Malipid. Bali ay ang adidisibong ang giant millipid nga coloration niya grayish or bluish. Tapos may isa pagid ka fire leg millipid. Sabian. Tahap si pagkita isang millipid. Alin sa spiak eh. Siya papatayin yan. Tulopendra. Ito nakakuha kami ng lesser brown scorpion or Isometrus maculatus. It's a Philippine endemic. Meron kami nakita ng Philippine orange tarantula. So it's another Philippine endemic. Ang former name niya was Celonibrachus philippinus, but now it's Orphanetius philippinus. Sa ilalim ang daan mo. Flying lizard? Sige. Lisa? Arisaw? Okay na. Arisaw? Sa ilalim ang daan. Ang gecko? Bulog. Oh, galing. Bulog. Okay, kinikita ko. Okay? Hindi. Hindi ko okay. Yan toad? Hindi. Arisaw. Bentoed gecko at medyo masakit siya mga gat. Mil. Ito actually sa ano to, Philippinicus. Bento, wala siyang pad. Oo, walang pad. Ito mo yung toe niya, naka-bent na ganun. Ang bentoed gecko, matatagpuan sa iba't ibang parte ng Pilipinas, ano, pero hindi sa lahat na islands meron. Wala silang adhesive toe. Ang kinakain nito mga insekto. At sila namang kinakain ng mga ahas. Sila ang mga prey. Isang galakat-lakat kami, kapangita kami sa mga other nocturnal ng mga sapat, ga flashlight ko sa mga kahoy. May nakita may spot kung nga daw duulod sa... Okay. Huli na. Aray! Arboreal na blind snake. Siguro nag-aabang siya ng kung anong mapapray niya doon. Yung na-encounter na blind snake, arboreal siya. It's about 2.5 meters above the ground. At first, akala namin it was a Typelops castonatus. Pero nung chinek namin yung scale count, mukhang it's a different species. And we're actually and currently studying the taxonomy of the snake. Ang primary gid nga lakat namon dirita ni ang maninina kay ginastudyohan na namon subong kag in the hopes nga ma-educate man ang tao sina. Hindi kami naging successful kasi ang nakuha lang namin ay blind snake tsaka worm snake. Nag-trekking kami umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, even the next day. Pagkagising, nag-hunt kagad uli kami. But we weren't so successful. In the end, wala gid kami minakita ang actual specimens ng maninina. Hopefully, sa iba namon nga trips, sa iba namon nga hunt, may makita gid kami. Kag ma-identify namon nini kung ano gid man. Bali, kahapon may tumawag sa amin dahil sinabi nila na may nahuli silang maninina.
So pagtawag na pagtawag sa amin, pinuntahan namin sila kagad. Pagdating namin doon, marami mga tao ang nakakita na nasagasaan na daw yung maninina sa kalsada. Bali, malapit na siya siguro mag 5 feet. Bali, yung kulay niya, parang brown, tas pa-itim. Pa-itim na siya sa dulo. May mga na-encounter pang ibang ahas ang grupo. Nagtawag ang isa ka park ranger sang DNR dire sa Mon. Tapos, naghambal sila nga nakakita sila sang isa ka manog nga himbisan. Kag isa pagid ka unidentified nga green nga manog ko, no? Bali, amo ni siya ang green nga unidentified nga snake nga nakita nila. So, sa panulukan namon, isa ni siya ka green rat snake. Dire sa dingli, sang una may nakita kami nga same man siya sa babaw sang Gizo Cave. Kita namon mga around 6 feet to siya. So, from that size, bali, hatchling pa lang na siya siguro. Tapos, ang ilan nga diet, yun nga main, kung gamay pa, lizards, frogs. Tapos, kung medyo dako na, maka-take on sila sang, ano, sang bats. Ang iba nga mga rodents siguro. Ang red-tailed green rat snake, to eh, nakikita to, kakamihan eh, arboreal eh. And both arboreal and terrestrial. Non-venomous siya at kaya siya tinawag na rat snake. Ang paboritong kain nito, mga daga. Amo ni ang itawag din nila nga himbisan diri sa dingli. Bali ini siya nga manog, hindi ni siya gali venomous. Yung mountain rat snake, arboreal ito. Karamihan ng kinakain nito ay mga palaka at saka daga at minsan mga paniki. Non-venomous siya at may konting pagkakahawig sa mga king cobra yung kulay. Ang painted bronzeback snake is non-venomous snake. Arboreal snake din siya at normally kinakain niya mga palaka at saka butiki. Ito naman is the dog-tooth cat snake, ano? Kaya siya tinawag na cat snake dahil yung mata niya parang mata ng pusa. Rear fang to, ibig sabihin yung fang niya, nasa likod din ng kanyang bibig. At saka, ang venom naman niya is neurotoxin. Kung tutusin, venom niya mix. May konting hemotoxin, konting neurotoxin. May nagtawag li sa amon nga halin sa San Miguel, nga may nadakpan daw sila sa maninina. Bali, nagkadto kami to aga pa, nagbiyahe kami dito. Para nga makita kung ano gimana yung maninina. Kaya excited na gani kami. Kaya syempre, after pila ka weeks nga search, mayara na gimana sa specimen nga nag-confirm sila nga maninina. Gito daw. So, yung kadoan namon. Kadto kita gali sa buong sa, ano, sa nagdakop sa maninina. Interviewon to siya. Kung ano gidman bala ang maninina. Kag kung paano yung nadakpan. Kag kung anong behavior sin eh. Hambal nila, immune siya daw sa venom sang mga snakes dito. Te, nagkanto kami sa balay na yung manong Bobby, nga amo ni nga ang snake hunter, kag nag-interview kami. Ang ubra ko, panakop sa manog. Kung may kita ko manog, nagkapula rin, napurot lang. Pag sa buho, pinakurot pa rin. Pagkurot sa buho. Te, tama, kagatan ng manog, nagkanto sa nang lawas, ubus kinagtan. Pero yung kalibo ka manog, nagkapum. Mataba. Lain-lain pang kolor. Ang manag, manina, kita ko, nagdalagan. Hindi, profitalo, proto rin, purot lang lang. Hindi, pag purot ko, kagat na lang, butkan, tama. Patayan yung karbao baka, kagat na. Muntog. Mahilo. Pag kagat na ka, bisbitala ko ka, kwasa, baba. Sigalak, ah, yung mga doja. Hindi, kita ka sigalak tuwang kwan, manag, mama, ito manina. Hindi ko na, hospital daad. Hindi, bakit ba yung dalag ito ya? Pero anak libong yung na to. Eh, yung emerging ni 4 mil ka na ito, bayan da. Yan lang ni Galat, nagdadaan sa Yusan, dumduman, ligya. Nagdalangan, nakta dyan, doon akad. Pagbulong ko to, may kinadtay ko din, ligya ka rakyat. May bulong ko kan, yung bilog. Mas nagdadaan sa ugat na. Ito yung bulong ko to, bulongon. Uulian to, pwede. Hindi ka pasalamat, Galat to, tawa mo ito, hindi mong bul. Nagapati sa nga mayara sa nga bulong para sa snake bite nga amo nang updo ka manog. Ang updo ko may yaw ko man nagdabaw ra gina liquid lang ko sa sa butil yang gamay ba. Ug patong marka o sa basura daw sa tudlo tubig e, buta mo paturoan sa duha ka turo ni marap time noon dayon.
Kung mara, do tapditas ba? Natipilan ko ti do pasi. Agayin doon. Para padalun doon tubig. Kaysa kumpiyansa niya, may napatay siya nga bata. Kay may isa sila kung nung aging dalang kobra halin sa Mindanao mo. Tibalaan man nila kobra to, pero ti kay siguro pampante silang immune sila sa venom. Tingin pampangan ni sa bata, ya muna napatay yung bata, ya tungod sa kobra nga to. Gindemonstrate ya sa amon kung paano makagatong maninina. Grabe. Wala isa na hadlock, ginkwa iyang maninina. Kagin kagat-kagat sa iyang tiglo. Kag sa iba niya parts na lawas daw kami gani ang mismo ang naluoy sa iyag sa manog mismo kay iyag ya tampa-tampa. Kagat. Hindi lang guro mo pakagat mo, tama na na, maluoy ko. No, doon ko din, ulo. Maghihaboy. Ang gusto, mapisadaan ko. Well, patayra, panita mo ko, asalan. Eh, ano? Nakaan siya. Nami asalan, ha? Ang maninila gali, ang it turned out to be a rat snake. Pagkita namon, daw isa na siya ka-species ang rat snake na diri lang daw makita sa panay. Ang brown yung alawas, tapos gradually nag-dark ang pakadto sa tail, tapos black na ang tail. Ginkuan namon sang data ang iyang length, ang 69 inches. Ang iyang lang in-count namon yung scale sa lens iyang nga kloaka. Bale, do 210 or 211 itong scale count niya sa ventral nga side. Tapos ilang taon namon kung may fangs kung wala, syempre sure bulon ang tanaton kung venomous si man or hindi. So wala siya fangs, bali damo lang siya sa ngipon galing. This is the great tails rat snake or the Selognatus erythrurus setenura. Misunderstood species to, no? It's a non-venomous snake that feeds on rats, ano, mga rodents. Mukha siyang cobra, kaya napagkakamalan na venomous kasi itsura niya parang cobra. Pag nagagalit siya, nagpapak din yung leeg niya, pero hindi siya nag-i-spread na parang cobra. Yung hood, hindi siya nag-tumatayo na parang cobra. Ito po ay non-venomous, hindi siya nakakamatay, at ang primary role nito ay ang kumain ng mga pesteng daga sa palayan at sa mga pananim. So far, we have received two specimens of rat snake, ano? Which is non-venomous, wala siyang kamandag. At saka na-confirm namin na itong rat snake na to is the maninina. So kung later on maka-encounter ka mo sining sapat, maninina ang inyong ginatawag or ang rat snake, una hindi gid ka magpagpakulba, kanindi sila pagpatyon. Kung may ara kita sang malaba nga stick, siguro itabugon lang sila magpalayo sa aton sulod sa balay. Kag kung butang tabing ma-encounter siya sa dalan, siguro kita na lang mismo nga papalayo. Kaya actually wala na sila gapang ano. Just in case na may ma-encounter kayong kahit anong uri ng ahas, iwasan nyo na lang ito, huwag sasaktan at lalong-lalong huwag papatayin. At kung sakaling hindi nyo alam ang inyong gagawin, ang pinakamaganda dito ay itawag nyo sa DNR or sa Department of Environment and Natural Resources.